Hi guys! Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. And in this episode, meron po tayong tutorial video coming up. So guys, I believe that you have already an idea kung ano ang ating pag-uusapan in this video kasi yun din naman ang ating pag-uusapan as what I've mentioned sa aking title in this video. So pag-uusapan po natin ang kung paano natin babayaran online kasi basically the new normal, tinatawag nila ngayon, at kadalasan sa ating mga transaction ay through online. So isa na rin dito yung pagbabayad natin sa ating mga bills. At isa sa mga bills, kung kayo ay nakautang or kung kayo ay naka-loan sa Pag-ibig, ay meron din silang option kung paano ka magbayad online. So one option is basically paying through PayMaya. So yun ang ating pag-uusapan ngayon, yung kung paano mag-open ng virtual account doon sa Pag-ibig. At the same time, doon na rin kasi tayo magbabayad sa ating Pag-ibig through PayMaya. So make sure na meron kayong PayMaya at the same time para makapag-access tayo sa ating Pag-ibig menu. So yun lang, para ma-access natin ang ating Pag-ibig, sana all PayMaya lang katapat. PayMaya lang katapat para sa ano? Para sa Pag-ibig. So guys, basically I'm talking about sa ating mga Pag-ibig loan. Yun yung ating pag-uusapan. So, nag-prepare ako guys ng step by step para masundan nyo kung paano mag-open ng account at the same time kung paano magbayad through PayMaya sa ating Pag-ibig loan. So, without much thing to do, tara na at ating aralin ang step by step guide! So firstly, ay punta tayo sa official website ng Pag-ibig, then i-click natin itong virtual Pag-ibig. Dahil dito tayo magpa-register. After that, i-click natin itong data privacy, i-check natin, then proceed. Tapos ay punta tayo dito sa create account and continue. So after that, may lalabas na tatlong options. Ang sa akin ay account creation for OFWs kasi naano ko siya for OFW. Actually, pwede mo naman kung meron kang loyalty card, pwede dyan. At meron din itong mag-activate ka for the nearest branch. So, i-require ka ng Pag-ibig membership ID number. So, ilagay mo yan, yung number mo sa Pag-ibig. After that, pag ma-input mo na yung MID mo, ilagay mo naman yung member's last name, of course, yung first name. Take note kung may junior ka or the third, yung the next is yung middle name. Obviously, i-require tayo ng ating birth date. After that, proceed. So, meron ako ditong error kasi sa aking pangalan ay may junior. So, itatry ko ito dito, may walang junior kasi nung inquire ako before, walang junior. So, yan, proceed. For sure, okay na to. Ayan, nag-okay na siya. I-re-require ka nila yan na naman ng yung primary email address mo. So, ilagay mo siya yung dalawang beses. And then, gusto ko lang isa email siya mag-send ng OTP. So, i-require ka rin niya ng secondary email. Ilagay mo rin yung pangalawang email mo. Dapat magkaiba siya. After that, i-proceed mo lang ang next natin na isesendan ka niya ng OTP or one-time password sa email na nilagay mo. So, ngayon, iti-check ko yung aking email address. Nakakuha ko doon ng aking OTP at ito ang aking number sa one-time password. After that, country. Kung dahil OFW sa akin, so Saudi Arabia ang ilalagay ko. So, as you notice, meron na siyang mga pangalan dito na nakalagay. And then, i-require ka niya ng mga questions, mga security questions. Ilagay mo lang. Madami namang pipilian. So, ito lang yung mga pinipili kong mga questions na as my verification. So, additional verification, yung mother's maiden name, ilagay mo lang. Tapos, yung address. These are basic actually na mga requirements kung mag-fill out ka ng mga forms sa government requirements. And then, kung na-fill out mo na siya, i-re-require ka niya ng upload photo o valid ID. Dapat meron kang copy ng valid ID at the same time, yung picture na nakahawak ka dun sa valid ID mo.
dahil i-upload mo rin yung mga photos na yun. So, valid ID at the same time, yung hawak mo yung valid ID mo. So, yun ang i-upload mo dito. I-check mo lang yung nakasulat dun. I-check mo lang yan and then i-submit mo siya. So, yan lang, basic. Validation successful. So, you have successfully created your virtual Pag-ibig account. Please wait for activation notification that will be sent to your email. So, i-check mo yung email mo. Pakaka-receive ka ng activation. Then, ilag-in mo na siya. So, ngayon, ilalag-in natin yung account ko. So, yung email address. Then, i-click mo itong first time login. Kasi first time natin gagamitin itong aking account. So, yung send sa'yo na first temporary password, yun ang gagamitin mo dito at na pang-login. After that, i-click mo lang yung verify and then i-require ka niya ng bagong password. Ito na yung password na gusto mong gagamitin sa account mo. So, i-input mo lang yung panibagong password na gusto mo, yung ano yung gusto mong password, and then confirm password, so dalawang beses, and then submit mo lang siya. After that, okay, makakapag-login ka na. So, ayan. Bagong password na yung gamit ko dito na pang-login sa account ko dahil na-change na siya. So, ito na yung virtual Pag-ibig, naka-open ka na nun. So, ang gagawin mo na next is i-register mo yung sa housing loan mo, yung housing account mo. So, i-add ko yung as you notice, wala pang click nyo yung accounts, wala pa siyang record. So, kailangan mong i-add yung housing loan account number. So, i-add ko yung sa akin kasi wala pa namang record ako doon. Mag-a-add ako dito yung number sa housing loan account mo. Yun ang i-add mo. Hindi yung magkaiba yung sa MID, magkaiba din yung sa housing loan account number. So, ito yun. I-a-add ko siya. And then after this is makaka-receive ka ng email na na-add na yung account mo doon sa sa account mo. Then after that, nung naka-receive ako ng email, mag-login na naman ako for payment. So again, balik tayo sa procedure, check mo yung data privacy, and then ilalagin ko na siya, diba, kasi naka-open ako eh. So, ang gamit ko na dito ngayon is yung panibagong password ko, pero ang sa akin ngayon dito is naka-save na siya. So, diretso ka lang login. Ito na yung aking ito na yung laman dito, and then housing loan, kasi magbabayad ako ng aking housing loan. So, dito ako sa pay online, tapos housing loan, kasi magbabayad nga ako ng bahay. And then, members category, overseas, payment method, PayMaya e-wallet ang gagamitin ko. Tapos, ilagay mo yung account number, i-verify mo, lalabas yung pangalan mo. So, yun na ang ibig sabihin na tama yung record sa'yo. And then, i-click mo yung amortization. Amortization, magkano yung ibabayad mo. Kung more than ba on your monthly, kasi okay lang naman yun. I-deduct lang naman nila yun sa next month. Or i-add lang, and then mag-add ka lang ng amount, tapos meron siyang convenience fee na 5 pesos. Then yung mobile number na, yung mag-add ka rin dito ng mobile number. And then yung email address, mga basic lang naman talaga na dito eh. And then yung code dito, ikakopy mo lang. Pag-copy niyan is, check mo yung agree and then next. After that, meron siyang parang confirmation kung i-proceed mo ba siya, yung mga details, tama na ba. And then, after that, kung okay na, i-click mo lang yung proceed. Then, i-redirect ka na sa PayMaya na. Parang code. Tapos, i-scan mo siya yung sa phone mo. So, login ka, i-scan mo siya. Diretso lang yan. Tapos, ayan, lalabas na yung sa Pag-ibig na ito yung bayad sa'yo, i-deduct sa PayMaya. Make sure na meron kang balance dun sa PayMaya. So, 8,000, ganun ang may babayad ko. And then, diretso lang. Tapos, i-click mo lang yung payment. Nakabayad na ako ngayon sa aking Pag-ibig loan na on that amount. So, after that, dito sa computer, payment processing, and then ma-okay na po yan kasi nag-deduct na po sa aking PayMaya sa cellphone.
nakikita nyo naman may deductions, may deduction na siya na 8,005 kasi yun yung binayad ko, 8,000 plus charge na 5. Ito yung payment successful, okay? So wala ka nang aalalahanin. After that, yung convenient dito sa kabilang kabilang part, pwede mo siyang ipasend sa email mo or sa mobile number. Ang sa akin is, pinasend ko sa email address ko para meron akong record na nagbabayad ako ng ganung amount sa aking account. So, ayan, proceed. So, yun lang ang ating pagbayad niyan. Ayan, so tapos na akong magbayad. So, ang kagandahan dito sa ating virtual pag-ibig ay, ang dami mong makikitang details, yung mga history ng payment mo, yung mga billing mo, or yung mga news na nilalabas nila. At meron akong bagong video din na prepare yung sa restructure. So as you notice, housing loan, i-view mo lang yan. Ayan, makikita yung amount ng loan mo. At the same time, makikita yung outstanding balance at yung monthly amortization. So i-click ko rin yung statement of account. Dito makikita mo yung billing mo, kung magkano yung binibill sa yung month, on that month. And then at the same time is makikita mo rin dito yung last payment details at saka yung payment history. So iti-check natin tong payment history dito ha, kasi I also would like to see yung aking payment history. Ayan. So, nakapangalan po yan sa akin dahil account ko po yan sa pag-ibig, yung sa housing. So, ganun siya. Payment history. Makikita mo yung mga payment mo. Kailan ka nagbayad. Magkano yung binayad mo. Tapos reference number or receipt number. So, actually, magandang magandang file. Kasi makikita mo na talagang andun yung bayad mo. Diba? You have nothing to worry about. So, I guess that's it. Yun ang aking pag-ibig. So, I hope na naka-follow kayo sa step-by-step guide natin kung paano magbayad sa ating mga pag-ibig housing loan. And I hope that you learned something out from this video. And if you did, please to consider subscribing my channel. At kung nagustuhan nyo ang aking mga ina-upload o ang aking mga content, please give this video a thumbs up and pag-subscribe na rin. Hit that notification bell para ma-update kayo kung meron ako mga bagong upload related sa tutorial and mga building construction related videos. So I guess that's it for this video and have a great day. Hinihingal ako guys and God bless. Bye!